Okay mga tol, no? Sa Bible, nagkakaroon daw ng mga kontradiksyon. Dahil siguro yan sa pag-translate o misconception. Yung original kasi na book of Bible, sulat yun, no, sa ibang lengguahe. Di naman talaga English, di naman Tagalog, no? Kaya iba-iba rin yung salin. Magandang balita Biblia, dating Biblia, alam mo yun, iba-iba ang pagkakasalin. Depende nga dun sa nagsasalin. Pero eto, panonoorin natin kay PMC. Ang part 1 pa lang to, no, ito pala ang tunay na kasaysayan ng Biblia. So ang kasaysayan ng Biblia, pagsalin ng Biblia sa ibang wika. Ayan, bagong tipan, lumang tipan sa wikang Ingles, Tagalog at kung ano-ano pang lengguahe. So yun ang panonoorin natin. Pero bago yan, sana nakapag-subscribe ka na kay PMC. At kung subscriber ka na ni PMC, sana ay nakapag-subscribe ka na rin dito sa ating channel. So wag na natin patagalin to. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Totoo ba na ang Biblia ay salita ng Diyos? Marami ang nagtatanong kung ang mga nakasulat sa banal na aklat ay galing sa diwa ng Panginoon at sino ang mga nagsali ng banal na libro sa iba't ibang lengguahe. Maaari bang malaman kung ang kasulatan sa Biblia ngayon ay tumpak kumpara sa mga isinulat ng mga propeta noon? Katulad ni Moses, ni Jeremiah, at ni David. Paano natin masisiguro na ang Bibliang Tagalog ay naisali ng maayos mula sa banyagang wika, sa Hebreo, sa Griego, at sa Latin? Ito ay ilan lamang sa mga tanong hinggil sa banal na libro na gumugulo sa isipan ng marami, lalo na doon sa mga nagnanais malaman ang katotohanan. Yung mga nagtatanong na yun, ang totoo, hindi naman sila sa Bible nagdududa, kundi doon sa mga nagsalin ng Bible, mga tol. Marahil kailangan muna nating sagutin ang isang makabuluhang tanong. Nais mo bang malaman ang katotohanan? Mm-hmm. Ayon sa Biblia, sa libro ng Exodus, Kabanata 34 at 27 verso ang sabi, at sinabi ng Panginoon kay Moses, isulat mo ang mga salitang ito, sapagkat ayon sa tunog ng mga salitang ito ay nakipagtipan ako sa iyo at sa Israel. Ayon sa Biblia, sa paglaya ng mga Israelites mula sa pangalipin ng mga taga-Ehipto, inutusan ng Panginoon si Moses na isulat ang kanyang mga pahayag upang ibahagi ito sa mga mamamayan. Ang mga salita ng may kapangyarihan ay walang salang isinulat ni Moses mula sa libro ng Genesis hanggang sa libro ng Deuteronomy o ang tinaguriang Torah o Pentateuch. Ibig sabihin ay limang aklat. Ang wika ni Moses at ng mga Israelites ay Hebreo. Matunay na ang unang lengguahe kung saan isinulat ang lumang tipan ay Hebreo. Ganun din naman si Jeremiah at si David at ng ibang mga propeta bago'y pinanganak si Jesus. Subalit ito ay nagbago nang dumating ang mga Griego at mga Romano sa bansang Israel. Ayon sa historyofisrael.org,
Noong taon 332 BC, sinakop ng mga Griego sa pamumuno ni Alexander the Great ang Judea. Noong okupahan nito ang Middle East. Dito nagsimula ang maraming pagbabago sa bansa ng Israel, kasama na ang pagsalimuha ng kanilang mga paniniwala, kultura at wikang gamit. Ang sabi sa sondervanaacademic.com, maraming lugar sa Israel kung saan ang mga mamamayan roon ay nagsasalita ng wikang Banyaga, katulad ng Jerusalem at Judea. Sa katunayan, may mga nahukay na pasong Griego kahit noong ilang daan taon bago ipinanganak si Jesus. Patunay na ang impluensya ng Macedonians si Alexander the Great at ng mga Griego sa bansang Israel ay naganap. Kaya naman humigit kumulang sa 20% ng mga Hebreo ang mga marunong magsalita ng wikang Griego nung dumating si Jesus. Batay sa pagsusuri, ang konklusyon ng mga Bible study websites katulad ng jesusspokearamaic.com at biblica.com, ang New Testament o ang Bagong Tipan, kasama na ang 4 na libro ng Ebanghelyo at ang pahayag ni Juan, ay isinulat sa lengguwahe ni Alexander the Great sa wikang Griego. Ganun pa man, ang paglaganap ng banyagang wika sa bansa ay hindi naging dahilan ng mga tagapatnubay ng Biblia na sumuway sa mga utos ni Jesus. Dahil sa libro ni Mateo, Kabanata 28, mula sa 19 na berso, ang sabi, magsiyahon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. Ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. Ayon sa kautusan ni Jesus, ang kanyang mga disipulo o mga Kristiyano ay may obligasyong ipahayag at ikalat ang mga tinuro sa kanila. Walang duda na kahit mayroong sobra sa 6,500 lingwahe ang matatagpuan ngayon sa buong mundo. Wow, ganun pala karami ang language natin ngayon, mga tol, no? So ngayon lang ako nagka-idea dyan. Griego man o hindi, ang kautusan ni Jesus ay nararapat na sundin. Subalit ang mga disipulo nito ay makakaranas muli ng malaking pagbabago sa kamay ng mga panibagong dayuhan. Marami ang nagtatanong kung paano nakaligtas ang mga kasulatan ng Diyos na unang isinulat sa wikang Hebreo at Griego. Noong taong 63 BC, pagdating ng mga Romano sa bansang Israel, ang pagkalat ng salita ng Diyos sa mga syudad ay nakita ang pagsali ng maraming Romano sa pananiwala na inihayag ng mga apostol ni Jesus. Bagaman ang wika sa Israel noong mga panahong iyon ay Griego at Aramaic, ang mga citizen ng Roma naman ay may wikang Latin. Dahil dito, nagkaroon ng malaking pangangailangan sa Biblia na nakasulat sa lengguwaheng Romano ang mga hindi marunong sa wikang Hebreo o sa wikang Griego. Bagaman mayroon ng maliliit na bahagi ng banal na aklat ang naisali na sa Latin, katulad ng Veto Latina o Lumang Biblia sa wikang Latin, noong taong 382 AD,
napagutusan ng simbahan na isalin ang buong kasulatan sa wikang Latin. Ang isang Eusebius Sophronius Hieronymus, kilala ng marami bilang Saint Jerome. Parang nasa isip ko mga tol, no? Di ba ang Bible ay naisulat nga sa wikang Hebreo at Griego, mga kapatid, no? Pero dahil sa paglawak na o sa layo na ng nararating ng salita ng ang Panginoon, mga kapatid, eh kinakailangan na rin talagang isalin sa ibang wika para maipasa yung aral, no? Halimbawa, di ba, merong mga aral na hindi naiintindihan nating mga Pilipino kasi syempre hindi naman tayo nakakaintindi ng Latin, hindi naman tayo nakakaintindi ng Griego, isinalin na lang yan sa universal language which is English, mga tol. So naisalin sa English. Pero para sa mas convenience o mas madaling talagang intindihin at maunawaan dahil di naman din lahat ng Pilipino ay nakakaunawa ng wikang Ingles o hindi natin masyado na-appreciate dahil minsan may mga malalalim na English dyan, di ba? Ay isinalin na rin sa wikang Tagalog, mga tol, no? Pero nakakabilib talaga yung mga nagsalin, biruin mo, no? Napakakapal ng Biblia para isalin, no? Hieronymus, kilala ng marami bilang Saint Jerome. Mula dito ay nabuhay ang Vulgate Bible o ang Biblia sa wikang Latin. Mula nang pumanaw ang mga... Yan, dito na nagsisimula yung pagsalin sa ibang mga wika, no? Mula dito ay nabuhay ang Vulgate Bible o ang Biblia sa wikang Latin. Mula nang pumanaw ang mga unang disipulo ni Jesus, ito ang naging opisyal na Biblia ng mga Kristiyano. Ayon sa greatsite.com, labagman sa batas na isalin ang Biblia sa ibang wika bukod sa Latin, ang unang kopya na sulat kamay sa wikang Ingles ay mula kay John Wycliffe, isang scholar, theologian, at professor sa Universidad ng Oxford. So, pinagbabawal pala no, na isalin sa ibang wika yung Bible, no? Pero ako alam ko, sa pagkakaalam ko yung Biblia ng mga Muslim, yung Quran, ay hindi talaga nakasalin sa iba't ibang wika, no? Nakalimutan ko kung sa Hebrew ata, tama ba? Yung wika ng Quran, no? Pa-i-comment na lang sa baba sa mga kapatid nating Muslim dyan kung saan nakasulat ang Biblia, ang Quran. Kaya yung mga Muslim, talagang required silang pag-aralan yung wika na yun, mga tol. Yung ginagamit nilang wika. Dahil yung Bible nila kasi kailangan nilang mabasa at maintindihan nila yun. Hindi yun nakasalin sa English o sa Tagalog. Ayos nito, nababasa ng buong sangkatauhan, hindi lamang yung mga marunong sa wikang Latin, ang mga kautosan ni Jesus. Kung kaya naman, matiyagan itong isinalin at isinulat ang Biblia sa wikang Ingles gamit ang Latin Vulgate. Nang maimbento ni Johann Gutenberg ang printing press sa taong 1450s, ang Biblia sa Latin ay ang kauna-unahang libro na naimprinta at tinawag itong Gutenberg Bible. Mayroon ding iba na hindi sangayon sa pamantasan na sa wikang Latin lamang isasali ng Biblia, katulad ni Thomas Linacre at John Collett, na nagsalin rin ng bagong tipan sa wikang Ingles mula sa wikang Griego noong taong 1496. Noong taong 1560 naman, ayon sa christianitytoday.com, ang tanyag na scholar na si Desiderius Erasmus ay nagsalin ng bagong tipan sa wikang Griego pa rin, subalit ito ay may kasamang wikang Latin na mula sa Latin Vulgate ni Jerome at tinawag na Greek-Latin Parallel New Testament, kung saan ipinahiwatig nito ang mga kamalian ng Bibliang Latin. Ito ang mga pangyayari na nagtulak sa iminungkahi ng isang Martin Luther
laban sa pagbabawal na isalin sa ibang wika ang banal na kasulatan. Noong taong 1522, sinimulang isinalin ni Luther ang mga gawa ni Erasmus sa wikang Alemanya sa kauna-unahang pagkakataon. Mula noon, naisalin ang banal na aklat sa iba't ibang wika katulad ng Biblia sa wikang Pranses, ang French de Etaples, inilathala noong taong 1530, ang Bibliang Czech Melantric noong taong 1549, ang Polish Breast Bible sa wika ng mga taga-Poland noong taong 1563, sa wikang Espanyol, ang Biblia del Oso noong taong 1569, ang Dalmatins Slovene sa taong 1578, at ang Chislinski's Lithuanian Bible noong taong 1659. Ang pagsaling ng banal na libro sa iba't ibang lingwahe ay maaaring patunay na ang Biblia ay tunay na salita ng Diyos, sapagkat dahil dito, ang kautosan ni Jesus na ipahayag ang kanyang mga utos sa lahat ng bansa ay natutupad. Ayos, no? At yun naman talaga ang kailangan mangyari, mga tol, no? Kasi yung pinagbabawal na pagsasali ng Bible sa ibang wika, utos lang naman din ng tao, hindi naman pinagbabawal yun sa mismong Bible, no? Kasi nga sinabi ng Panginoong Jesus na ikalat ninyo mga salita niya sa lahat ng bansa. Paano natin magagawa yun kung iisang wika lang, di ba? So, pero nagawa yan ng mga Muslim, mga kapatid, no? Iisang wika lang ang Bible nila, yung Quran. Pero mabuti pa rin, mga tol, na naisalin natin yung Bible sa maraming wika. Yun nga lang, ang karamihan ng mga tao, hindi naman actually karamihan. Maraming mga tao ang nagdududa kung tama nga ba yung pagkakasalin. Kasi mga tol, sa totoo lang, ayon sa pag-aaral, may mga maling salin at may mga tamang salin. Yun din ang dahilan namin, no, kaming mga taga-INC, ito binabahagi ko lang sa inyo, kung bakit sa aming mga pagtuturo sa INC ay gumagamit kami ng iba't ibang mga Biblia. Kasi pinag-aralan na rin naman yan kung ano ang pinaka-angkop na salin kung ikukumpara doon sa wikang original o sa wikang Hebreo at Griego na pagkakasalin ng Bible. Kasi may mga nakasusulat sa Bible sa ibang wika na halimbawa spirit, yung iba kaluluwa, yung iba naman iba ang ginagamit, di ba? Parang mga ganun, mga sample lang, mga tol, no. Pero ito, ano masasabi ninyo rito? Hindi pa tapos tong pinapanood natin kay PMC, mga kapatid, meron pang part 2. At aalamin pa natin sa susunod kung ano ba talaga ang history ng ating Biblia, mga tol. So maraming salamat, at bago tayo magwakas, syempre ay magko-comment muna tayo o magbabasa tayo ng inyong mga naging comment at mag-shoutout tayo sa ating mga kaibigan na nag-comment dito. So shoutout kay ako po, ako si Paok na Ilonggo sang Iloilo. Shoutout din kay Ernesto Esteban. At shout out kay CIE Racing Pigeon. Yung salamat. Madami talagang Diyos, nandiyan ang totoong Diyos at nandiyan ang mga Diyos-Diyosan. Kaya nalilito ang mga tao, pero iisa lang talaga ang Diyos, yung may likha ng lahat. Yan, sabi ni CIE Racing Pigeon. Sabi naman ni Jay Buenviaje, fake nga eh, copy cut Exodo 20 at 4. Gabe Liliam Ablasa, shout out sa'yo. Shout out din kay Romeo Okol. Shoutout kay Delia Salazar. Shoutout kay Rain Kiver. At Lord Uno Music Videos. Wow, Lord Uno Music Videos. Maraming salamat sa inyo, mga kapatid. Sa inyo patuloy na pagsuporta. Sana ay nagustuhan ninyo itong video na pinanood natin mula kay PMC. At the same time, may natututunan tayo pare-pareho, mga kapatid, no? Tulad na kung gaano karami ang lingwahe ngayon sa ating mundo. Nasa 6,500 pala. Napakarami, no? So hanggang sa muli, ako nga po pala si Shobal D. Peace out.